3, 2, 1. Hello mga ka-idol, ayan, nandito na naman tayo ngayon sa kusina ni Kuya Jay, kung saan tayo ngayon ay magluluto ng cheesy lumpiang tuna. Tara! Mga ka-idol, ngayon ay ipapakita ko naman ang sangkap na ating gagamitin sa ating cheesy lumpiang tuna. Ayan, may sweet potato, garlic, at sibuyas. Yan po ang ating mga gagamitin. So ngayon, ang gagawin natin ay iiwain lang po natin ng katamtamang laki. Mga ka-idol, ito na ang ating mga sangkap na ating gagamitin pagkatapos natin siyang iwain sa katamtamang liit. Sibuyas, carrot, garlic, at gumamit din tayo ng sweet potato para sa ating cheesy lumpiang tuna. Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo ang mga sangkap na ating gagamitin. May cheese tayo. Gagamit tayong dalawang itlog at ito yung ating tuna. Gagamit tayo ng dalawang can na tuna at ito naman ang ating gagamitin na wrapper. So ngayon, ang gagawin natin mga ka-idol ay paghalu-haluin ang mga sangkap. Ilagay na natin ang mga sangkap. Ito ang ating tuna. Talin na natin. Ngayon, paghalu-haluin natin ang ating mga sangkap. Maglagay tayo ng egg. Dalawa. Ngayon, ang gagawin natin ay haluin. Ito naman ang ating harina mga ka-idol, dalawang spoon lang to. Haluin. About naman sa pagtimpla mga ka-idol ay kayo na po ang mag-decide kung ano po yung mga sangkap na gusto nyong ilagay. Ayan. Kunting pampalasa lang po ang ating ilalagay. Tapos asin, kunting asin. Ang last nating ilalagay ay ang pamintang durog. Haluin natin. Mga ka-idol, pwede nyo rin lagyan ng bell pepper at sibuyas dahon. Naubusan kasi sa grocery kaya wala po tayong nailagay ngayon na bell pepper at saka sibuyas dahon. Mas mainam po kasi kung may sibuyas dahon, mas malinam na po ang lasa at mabango. Mainit na ang ating kawali, ngayon ay maglalagay na tayo ng mantika. Okay, hintayin lang natin uminit ang mantika bago natin ilagay ang ating lumpia. Ngayon naman mga ka-idol ay mag-start na tayong magbalot. Naman ay naka-slice ng ating cheese.
inches na pahaba. At ang ating gagamitin na pangdikit, walang iba kundi ang ating itlog. Dalawang pirasong cheese na ating ilalagay sa bawat lumpia na ating gagawin. Ngayon ay i-rolling na natin. Ganyan lang mga ka-idol. Tapos maglagay tayo ng itlog. Ginamit natin na kamba pandikit. Ganyan lang mga ka-idol ang pagbalot ng lumpia. Ayan, dikit na dikit ang ating lumpia. Ayan mga ka-idol, ang dami nating nabalot. 20 piraso to. Ngayon naman mga ka-idol, ay mainit na ang ating kawali. Ngayon ay ilalagay na natin ang ating lumpia. Take note mga ka-idol, dapat ay mahina lang po ang ating apoy. Kapag sa ganun ay hindi masunog ang ating lumpia. Ayan mga ka-idol, kung natatanong nyo, golden brown ang ating lumpia. Ang bango! Masarap talaga pag may cheese. Okay, haunin na natin mga ka-idol. Ito na mga ka-idol, luto ng ating cheesy lumpiang tuna. Ano pang hinihintay nyo? Kain na! Thanks for watching! Thank you.